Hi mga ka-yummy food recipes! Narito na po ang itsura ng ating recipe for today. Ito ang ating homemade na buttered shrimp. So as you can see, sobrang yummy niya po tingnan. Ipapakita ko po sa inyo kung ano-ano ang mga ingredients at kung paano ito lutuin. Kung gusto mo rin gayahin ng ganitong klase ng recipe, narito po ang overview ng lahat ng ingredients na gagamitin natin sa lutong ito. Unahin po natin ang asin pampalasa, meron din tayong black pepper na durog, meron din tayong chili powder pero optional lang yan, maraming bawang, syempre kailangan din natin ng oyster sauce, dairy cream at syempre yung bida natin which is yung hipon. Umpisahan na po natin magluto. Buksan lang natin ang kalan at iset ito sa medium fire. Pagkatapos po niyan ay ilagay na natin ang kawali. Pagkatapos niyan, kapag wala ng tubig yung kawali, maglagay na po tayo ng oil. Siguraduhin mainit ang mantika bago po tayo magsaute ang ating bawang. Hayaan po natin maging golden brown ang ating bawang. Haluin maigi. Pagkatapos niyan, maglagay na po tayo ng ating dairy cream. Medyo frozen itong dairy cream natin, kaya medyo matagal siyang natunaw. Pero hintayin nyo pong matunaw ang ating dairy cream bago po tayo maglagay ng iba pang ingredients. Halu-haluin lang po natin hanggang sa matunaw itong ating ingredient. Pagkatapos niyan, ilagay na po natin ang bida, ang ating shrimp or hipon. Ang lalaki po ng ating nabiling hipon. The bigger, the better. Pero kahit anong size ng hipon, pwedeng-pwede natin gawing buttered shrimp. Ngayon, halu-haluin lang natin sila hanggang sa maging orangey na yung kulay niya. Kung napapansin mo, hindi pa lahat nag-orange, so continue mixing lang. Pagkatapos niyan, maglagay na po tayo ng asin para maging malasa ang ating niluluto. Iodized salt po yung gamit natin dyan, pero kahit rock salt ay pwede na. Tansyahin nyo na lang din po yung asin para sakto lang yung lasa. Next, ilalagay natin ay ang ating durog na black pepper. Nakakadagdag aroma and flavor kasi ito sa niluluto. Gaya ng dati, i-mix lang din natin para pantay ang lasa ng ating niluluto. Pagkatapos niyan, optional lang naman ito, pwede tayong maglagay ng chili powder para sa mga Bicolana dyan at sa mga mahihilig sa maanghang. Pero kung hindi ka mahilig sa maanghang, pwede mong i-skip itong part na to. Pero honestly, hindi naman siya super anghang kasi chili powder lang naman siya. Hindi siya yung actual na chili paste talaga na ginagawa namin galing sa mismong maliliit na chili. After that, maglagay po tayo ng oyster sauce. Ito po yung sikreto naming ingredient para maging masarap na masarap talaga yung niluluto. Yung iba po kasi hindi na naglalagay ng oyster sauce, pero para sa amin, kapag may oyster sauce, swak na swak talaga yung lasa niya. Gaya ng dati, haluin lang po natin maigi. Ayan, kung nakikita nyo po, parang ang sarap-sarap niya na tingnan. Kaya kung ikaw, nagluto ka na before ng buttered shrimp pero hindi ka nakapaglagay ng oyster sauce, try nyo po ito. So, narito na po ang ating final product. Nilagyan lang po namin ng toppings yan. Dried na garlic po ang ating ginawang toppings dyan. Para colorful siya. Pero kung wala kayong dried na garlic, okay lang po iyan. Syempre, masarap po itong may sausawan. So, palagi po kami merong sausawan dyan. Gumagawa po kami ng
suka na may asin, tapos nilalagyan namin ng dinurog na bawang at saka syempre dahil mahilig kami sa maanghang, naglalagay din po tayo ng durog-durog na chili. Sana po nagustuhan ninyo ang luto natin today. Kung oo, pakilike naman po ang like button nitong video at mag-comment ka na rin kung meron kang video suggestion. Sige po, i-suggest mo dahil gagawan po natin ng video yan soon. Happy eating po sa inyong lahat and I'll talk to you soon. Bye!